Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mabuting umaga na naman po ang kaloob sa atin ng Panginoon. Meron lang po ako ibang isang tips na ibibigay sa inyong pagkagising sa umaga. Ito po kasi nagiging routine ko na rin. Napakasarap sa pakiramdam kapag ito ay nagagawa talaga. Especially siguro pag regular na nating nagagawa. Ito po kasi yung napapansin ko kapag ito ay iniinom ko sa umaga. Since ako po ay pagkagising ko, syempre nga ang trabaho dito eh, unahin muna ang pag-walking ng mga aso dahil dalawa yung kasama kong aso dito sa loob ng bahay. Kailangan po silang ilabas, lalo yung may sakit, kailangan silang ilabas bago tayo gumawa ng ating kung ano man ang gagawin natin sa ating ating sarili. So, bago po ako maglumabas, umiinom na po ako ng tubig. Ito po yung isi-share ko sa inyo. Ang benefits po talaga ng pag-inom ng tubig na hindi po siya maligamgam kung pwede po yung kaya niyo yung init. At least half po yung iinumin before ka pumunta ng labas. Kasi nga po, syempre maglalakad tayo. Kung kaya nyo nga yung 100 hakbang na sinabi ko nung last vlog ko, 100 hakbang talaga. Walking talaga po yung gagawin para at least kahit papano yung ating makakaramdam tayo ng ginhawa kapag pinagpapawisan, hindi ba po? And then ito nga po, yung water na iinumin natin. At least po siya, hindi siya gasing mainit. Pero makakaramdam po talaga kayo sa loob ng inyong stomach. Yung talagang kakaiba experience ko po ito na gusto kong i-share sa inyo. Yung konti pa, konting init pa. Kasi pag medyo maligamgam po, hindi mo siya ramdam. Kailangan po talaga yung medyo, para kang umiinom ng kape sa umaga. Importante po na drink 2 glasses of water, hindi po siya warm lang, kung hindi, yun talagang kaya mo yung init. Ngayon po hindi siya gasinong ano, kasi hinaluan ko po siya ng ano eh, since kagabi pa ito, ano ko po yun, ugali ko po talaga, nang bago ako matulog, meron akong tubig sa loob ng aking room. Ito man po ay maligamgam or ano, meron po akong extra na talagang mainit na tubig para pag gusto ko po. Kasi minsan, di ba, sa gabi, sa madaling araw, tayo eh, nawiwiwi. So, yun, pag nakakaramdam na po ako na medyo parang yung ating sikmura eh, parang nagugutom, uminom lang po kayo ng tubig. Napakaganda po. Yun talagang nakikita mo dito sa ating, yung pagdaloy po ng tubig papunta sa ating stomach, mararamdaman po mo po talaga siya na umaano siya sa ating dugo, yung ganda ng flow ng tubig na kaya mo yung init. Di baling pagpawisan ka po, doon mo mararamdaman talaga yung strength ng tubig na ininom mo. Ayan po, ang sarap talaga. Sa umpisa, parang hindi mo po siya, kung hindi mo siya nakakasanayan o first time mong gagawin, dahan-dahan lang po. Half of glass of water na inumin mo muna po siya yun. Tapos hanggang sa masasanay ka na po ng 2 glasses every day pagkagising. Ako po in my case na medyo ano po, hindi na ako sanay nung, hindi po sa pag-aano talaga, hindi na po ako sanay nang hindi umiinom ng mainit na tubig. Kumbaga parang hinahanap na po ng katawan ko. Kahit po ikaw, pagkatapos mong kumain ng lunch, breakfast, lunch, or dinner, hahanapin mo na po ang warm water ng iyong katawan. Ganun po ang nagiging experience ko. Kaya ito talaga i-share ko sa inyo na napakaganda po talaga ng kagandahan talaga ng benefits ng warm water na kaya mo, hindi lang warm water, na kaya mo siyang ilunok sa iyong yung pag-swallow mo talaga. Iba po talaga yung nararamdaman. Ako po talaga nasanay na, hindi naman siya po palaging talagang nasasanay na siya. Pag umiinom po ako ng malamig na tubig, parang yung hindi po comfortable yung aking tiyan. Minsan nagkakaroon siya ng pangungulo, kumukulo po yung tiyan natin.
Pero once po na uminom ka ng warm water, yung kaya mo lang po ha, hot, hot siya, hindi naman siya hot, basta warm, warm kasi pag warm, yun po yung pag umiinom tayo ng gamot, ugaliin nyo din po yung pag-inom ng gamot ng warm water. Iba po talaga yung nagiging epekto nito sa ating katawan. Ayun, nakuha ko yung tamang gusto ko na init. Ay, tinuturo ko po ito sa aking mga ate. Kaya lang sabi nila, since nasanay po sila talaga sa kape sa umaga, sabi niya, nabusog na ako sa dalawang basong kape. Ay, dalawang basong tubig. Tapos iinom ako ng kape, di ano na. Sa, ano na yung mararamdaman ko. Yung iba po talagang sinasabi nila, hindi siya, hindi sila sanay. Pero po, kapag nasanay na ang katawan mo sa warm water, warm hot water na kaya ng iyong, na iswallow mo, napakasarap po nito. Napakaganda sa ating katawan. Kita mo po, ngayon, nararamdaman ko na po yung pinagpapawisan po ako, isang paraan po yun sa umaga na talagang kailangan natin pagpawisan. Kung hindi man po tayo talagang nakakapag-exercise every day, ayan, nalulunod ano na ako, nadidigay na. Ano po, isang paraan din ito na kailangan natin uminom ng tubig. Hot water, sabihin na natin sa umaga. Mararamdaman mo po talaga. Na, mabubusog ka po eh. Totally mabubusog ka. Pero yung daloy po ng tubig papunta sa iyong tiyan, iba po yung pakiramdam. Talagang doon ko naanuhan, doon ko naramdaman, sabi ko, ah, oo nga pala, ang ganda ng benefits ng warm water sa umaga. Madali ka po talaga mabubusog kasi syempre tubig ito. Pero kapag po ikaw ay na tinatawag ng kalikasan, napakabilis po nito. Uminom lang po kayo agad. Kahit isang basong tubig lang po ang inumin nyo, agad po kayong tatawagin ng kalikasan. Ina-experience ko na po ito kaya na-i-share ko lang at saka yung pag-inom po ng mga juices, fresh fruits na juices, maganda rin po yun sa katawan natin. Based po yun sa naging experience ko nga dito dahil ako nga po ay isang dekada na dito sa bansang Taiwan, kaya na-i-share ko po ito. Ito po ay naging experience ko sa loob po ng isang dekada dito. Noon po talaga nung ako ay nasa Pilipinas, hindi ko yung nagagawa kasi syempre magpapainit ka pa ng tubig. Syempre tayo as small ano lang naman ang pamilya, di ba po? Diba, nasa ano lang ang level ng pamilya natin nasa hindi naman kababaan. Pero syempre nga hindi agad na ikaw ay makakainom ng tubig na gusto mo pagkagising mo, magpapainit ka muna sa takure. Dito po talaga ipipindutin mo lang diyan sa takure ay sa ano nila. Diyan. Yan. Tara. Pipindutin mo lang siya. Talagang maiinom mo na yung tubig na talagang kailangan ng ating katawan. Mararamdaman mo po talaga siya. Ako unti-unti na po akong pinagpapawisan. Kasi nga po, yung inunom kong tubig. So, ito po ay isang paraan sa ating health. Lalo na po sa mga chabibi. Ibig sabihin yung mga chubby. Mawawala po yung ating mga parauod na katawan. Sabi nga, yung parauod, yung buong po talagang may mga bilbil. Ako po, in my experience po, medyo nawawala na siya. Nawawala na siya. Nung ako po ay dumating dito, talagang payat na payat po ako. Pero salamat sa Panginoon kasi gumanda po yung katawan ko. Siyempre, kasi naman, iba yung talagang sustansya ng pagkain, nakakainin natin para naman sa trabaho nating gagawin. Mahirap po kasi ang trabaho ng isang OFW. So, kailangan din nating suportahan ang sarili natin para may lakas tayo. Kasi ito nga lang talagang katawan natin ang magiging puhunan natin dito sa ibang bansa. O paano na kung tayo ay nagkasakit. So, ilang tips lang po ito talaga na na-experience ko sa loob ng isang dekada na pag-stay ko dito. So, sana po ito ay nakatulong sa inyo. Try nyo po, mga kapatid. Try nyo po talaga ang benefits ng warm water sa ating katawan. Sa umpisa po talaga, makakaramdam kayo ng yung bang sabi nyo, ayaw ko. Pero hindi, unti-unti lang po,
umpisahan nyo sa half water, ng half warm water, tapos for sure po talagang 100% hahanapin po ng katawan niyan. Kapag nasanay na po ang katawan natin, na ginagawa natin yun every day, mararamdaman mo po siya, teka lang, iinom muna ako ng tubig bago ka lalabas. Bago ka mag-exercise, at least kalahating basong tubig po ng warm water ang inumin nyo. Yun po ang masarap na ano, maganda sa pag-walking-walking natin. Kasi nga syempre mag-walking tayo ng 100 steps. So kailangan po nating i-less muna yung ating iinumin na ilalagay sa ating stomach. Syempre mamaya baka makakaramdam tayo ng ano, ng kumbaga busog ka na tapos maglalakad ka, parang hindi maganda, 'di ba po? Pero yung warm water po is para lang ma-sustain or maano yung ating immune system na rin. Mahalaga po yun sa katawan natin. So ako po gusto ko pa siya talagang dagdagan dahil kulang pa po siya. Ito po ay hindi lang para i-vlog ko. Ito po ay totoong naranasan ko po sa aking katawan. Talagang napakaganda po. Kapag ako po ay kumain, hinahanap ko na po ang warm water. Kapag po ako ay, kahit po ako pinagpapawisan, hinahanap ko po talaga ang warm water. Iba po talaga yung naibibigay ng benefits sa ating katawan. Kaya po ito ay na-share ko lamang sa inyo. Dahil talagang totoo po talaga yung sinasabi nga na the benefits ng warm water na iniinom natin every morning. At hindi lang po every morning, kung kaya nyo po talagang, sabi nga, yung 8 glasses of water a day, at kung talagang pagpapawisan ka na, yung medyo pagod ka na, pwede mo naman po siyang i-ano sa tubig na hindi naman yung malamig na malamig. Yung bang masustain lang po yung nararamdaman nating init sa katawan. Kasi syempre nagtatrabaho tayo, yung energy na ibibigay natin sa ating trabaho. Pwede din po yung malamig na tubig, pero huwag pong malamig na tubig. Dahil lalo po yung pagkagaling nyo sa labas, tapos kayo ay nag-exercise or what, mas maganda po ang warm water. Warm water po talaga doon, ha. Wag yung talagang ano, yung kaya nyong init. Wag po kasi galing kayo sa labas. Wag po kayong iinom ng pinakamalamig na tubig na galing sa ref. Kasi po ito po yung nagkakaroon ng blood clotting sa ating katawan na hindi po natin na nakikita o na ano yan, na nalalaman, kasi hindi naman po agad-agad yan na mag-re-react sa ating katawan. So, sa aking experience po talaga, ito po ang aking at talagang isinishare sa inyo. Drink warm water at least 2 glasses every morning. So, after 30 minutes po, saka kayo kumain. Kasi po, yung 2 glasses of water, talagang mararamdaman yung busog kayo. Hindi kayo makakakain talaga. So, after 30 minutes po, yun, saka po kayo kumain. So, hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong panonood at sa pagsubaybay kay ang TV ni Nana. Hanggang sa muli po na ating pagbibigay ng mga tips na aking talagang personal na nagiging experience. Salamat po sa Panginoon sa bagong umaga na handog na naman po sa ating lahat. God bless to all po. Salamat sa Diyos. Gabayanawa po tayo sa buong maghapon ng ating paggawa. Bye-bye po.